Hey there my friend, this is your friendly neighborhood Carl Serrano and in this video, pag-uusapan natin yung isa sa mga pinakang importanteng topics pagdating sa negosyo natin na madalang pag-usapan sa mga training seminar sa mga networking companies, which is yung pagdating sa ating finance. So recently, nagkaroon ng mastermind yung aking team, kasama ko yung mga leaders ko, yung mga core leaders ko, and yung mentor ko, kasama ko siya. And then, may isang part doon na nagkwentuhan kami. Kasama ko yung isa sa mga leader ko, tapos yung mentor ko. Nagkwentuhan kami about sa kung saan-saan lang. And then, one time napunta yung, ano, yung topic namin pagdating sa finances. Kasi yan yung isa sa mga hindi na ituturo pagdating sa network marketing, di ba? Napakadalang ituro. At kung ituro man, mali-mali yung mga tinuturo ng mga uplines. So, isa sa mga narinig ko na kwento sa kanya dahil sa tagal na rin niya sa network marketing, I think kung di ako nagkakamali, almost 20 years na din or over 20 years na yung mentor ko sa network marketing. Ano pala, almost 20 years pala. Kasi 2003 daw siya nagsimula kung di ako nagkakamali. May kwento niya na yung karamihan, okay, karamihan or halos lahat sa mga kilala niya na mga superstar na mga networkers noon na talagang sobrang laki ng kinikita, million-million, hundreds of millions. Ngayon, ay parang wala nang nangyayari sa kanila. Okay, parang back to zero, yung iba naghihirap, yung iba bound sa utang, yung iba hindi na maka-take off, hindi na ulit kumikita. So, maraming factor kung bakit nangyayari yon. Pero isa sa mga pinakamalaking factor kung bakit nangyayari yon ay dahil sa maling pag-handle ng finances. Dahil hindi natuturuan ng mga networkers sa tamang pag-handle ng finances, talagang nalulubog sila. Okay, kasi most of the time, mas malaking ginagastos nila kaysa sa kinikita or ubus-ubus talaga, ubus biyaya, kumbaga parang one day millionaire. And hindi naman ako nagmamalinis kasi naranasan ko rin yan before. Hindi ako naturuan. Ang itinuturo sa akin before, yung tinutukoy ko na mali, ay kapag kumita ka, bumili ka ng pamawir, like mga gadget na may mansanas sa likod. Diba? Para daw pag maglalatag daw ako or magpe-present, ilalapag ko daw yung cellphone na yon para magmukhang mayaman. So yung mga ganung bagay, bili ka ng mga branded na damit or anything na magmumukha kang mayaman. So merong side kasi doon na may tinuturo about sa wealth mindset, kung paano ka magiging, paano mo mapaniwala yung sarili mo na kaya mong maging mayaman. Kaso nga lang, hindi yun na-explain. Madalas, hindi talaga siya na-explain at ang itinuturo na, basta bumili ka na lang para magmukha kang mayaman sa ibang tao, fake it till you make it daw, yung mga ganong-ganong bagay. Kaya maraming mga network marketers na, even though yun, kumikita sila, nababaon sa utang, katulad na nangyari sa akin before. Kasi hindi ako naturuan pagdating sa finances. Akala ko, para doon lang talaga yung pera. Kasi para saan nga ba yung pera? Di ba gastusin? Di ba? So yun yung paniniwala ko before. And talagang napakaraming failures yung na-experience ko. Napakaraming lesson na nakuha ko doon sa experience ko na yun. At kung hindi ko pa na-experience yung mga bagay na yun, hindi pa ako matututo. Hindi ko pa seseryosohin yung finance ko. Although meron na ako mga pinakikinggan before ng mga trainers about dito. Pero yun nga lang is hindi ko ina-apply kung ano yung natututunan ko sa kanila kasi nga puro ng mga uplines ko dati, ng mga mentors ko dati, eh kabaliktaran. So mas nakikinig ako at mas naniniwala ako sa kanila. Pero later on natutunan ko na tama pala yung mga nagtuturo ng finances, especially yung idol ko, si Sir Chinkitan and si Sir Bo Sanchez, Brother Bo Sanchez. No? Mga idol ko yun na tagal ko nang pinakikinggan. I think nag-start na ako makinig sa kanila way back 2013 or 2014. And marami na rin ako mga libro nila na nabasa ko. So later on, i-share ko yan sa inyo. So ngayon, fast forward, natutunan ko yung tamang pag-handle ng finances. Natutunan ko kung saan mo dapat ilagay yung pera mo. Okay lang naman bumili ng mga bagay na nabanggit ko kanina. Kung gusto mo talaga ng mga gagarang cellphone, mga flagship phones, mga branded na damit, walang problema sa pagbili ng mga bagay na yon. Ang problema lang ay kapag hindi tayo disiplinado sa pagbili ng mga bagay na yon. Okay? Kasi, di ba mas masarap bumili ng mga bagay na yon na kahit kada bili mo ng mga luho natin sa sarili natin. Kasi okay lang naman talaga yun eh. At yun naman talaga yung isa sa mga reason bakit tayo gusto natin maging successful, bakit gusto natin yumaman, bakit gusto natin na kumita ng malaki. Kasi gusto natin mabili yung mga bagay na yun para sa atin or para sa family natin, sa mga mahal natin sa buhay. Walang talagang problema dun. At katulad na nabanggit ko, ang problema ay kapag hindi tama or hindi disiplinado yung pagbili natin. Di ba mas masarap kapag bumibili tayo nun kapag hindi, wala na tayong ibang iniisip, kumbaga hindi natin ramdam
na pag gumagastos tayo ng ganung kalaki, 50 mil sa para sa isang cellphone, 'di ba? Sa flagship na smartphone. Ako kasi hindi talaga ako mahilig sa mga ganun. Kaya hindi mo ako mapapagastos sa mga ganyan. Although meron akong flagship na smartphone, pero mura ko lang nabili kasi hindi ako mahilig sa ganun. Pero pagdating sa mga ang luho ko sa sarili ko is yung mga gaming. Sa mga gaming, hindi naman ako naglalaro kasi sa cellphone eh. PC yan, dyan ako naglalaspag ng pera ko. Pero masarap na kapag ginagastusan natin yung mga luho natin na hindi natin siya nararamdaman kasi alam natin na secured yung finances natin. Diba? Meron tayong mga investment, insurance, and meron tayong passive income, and na-build natin yung mga bagay na yun, etc. So, yun yung gusto ko lang na ma-share sa inyo dito sa video na ito. Siguro in the future, mag-share pa ako ng mas marami pa, pero sa ngayon yun lang muna, yung disiplina pagdating sa pera. So, ito yung meron akong ilang i-recommend sa inyo na books na talagang favorite ko. Favorite ko yung libro ni Sir Chinggitan. And noon pa man, nire-recommend ko na yung isa sa mga books niya. Diba? Pag tinatanong ko anong top 3 books ko, nandun yung sa top 3 books ko yung isa sa mga book ni Sir Chinggitan. So, ngayon, i-share ko sa inyo yung pinakaunang libro na binasa ko. Kung hindi ako nagkakamali, ito yung naaalala kong pinakaunang libro na binasa ko nung nagsimula akong magbasa kasi natutunan ko sa mga mentors ko na importante na nagbabasa tayo ng libro. So, ito yung pinakang una na nabasa ko. Okay? Hindi ko alam kung alam nyo na. Comment kayo dyan kung meron kayo nito. Okay? Till Death Do Us Part. So, this is authored by Sir Chinggitan. Paano ka makakawala sa utang? So, yung mga panahon na yun, parang wala pa naman akong utang. Hindi pa ako nababaon sa utang. Pero sobrang laki nang naitulong nito sa akin. Kasi nung nabaon na ako sa utang, doon ko na na-realize na yung mga natutunan ko dito talagang nag-work. Effective talaga siya. So, ito yung pinakang una na nabasa ko. Sa mga libro ni Sir Chinggitan. And yung nire-recommend ko na libro niya palagi kong sinasabi pag tinatanong ako noon-noon pa, matagal na, is itong For Richer, For Poorer. Okay, itong For Richer, For Poorer na to, sobrang laki nang naitulong nito sa mindset ko pagdating sa pera. Okay, pagdating sa pagiging mayaman, super laki nang naitulong nito sa akin. I think nakatatlong beses na ako na binasa to ng paulit-ulit. And i-schedule ko nga ulit to, babasahin ko ulit. No? Kasi ilang beses ko na to nabasa ng paulit-ulit and worth it. Ang dami ko pa rin natututunan every time na binabalik-balikan ko siya. And ang maganda kasi dito, Pinoy eh. Pang Pinoy talaga siya. I mean, parang yung message nitong book na to is para sa mga Pinoy talaga. And yun yung para sa akin tuwing binabasa ko to, para sa mga Pinoy. Kaya talaga nakaka-relate ako. And finally, no, ito yung isa sa mga books na meron ako pagdating kay Brother Bo Sanchez naman, itong How to Turn Your Passion into Profit, no? Usually itong klase ng libro na ito is more on pag-create. E yung message sa akin na ito yung na nakuha ko na message dito sa libro. So, pag binasa nyo, baka iba yung makuha nyo na message. Pero sa akin kasi, it's more on traditional business. Pag-create ng traditional business. And paano mo ma-enjoy yung negosyo. Paano yung meron din dito about sa cash flow, tamang pag-handle ng finances, sa negosyo, and so on. Marami kayong matututunan dito sa book na ito. So, ngayon, kaya ako shinare sa inyo yung mga books na yun kasi unang-una sa lahat, gusto ko na matutunan nyo, kayong mga networkers, bago pa kayo kumita ng malaki. Okay? Yung pala yung isa pa na napaka-importante. Hindi tayo mag-aaral ng finances kung kailan kumikita na. Okay? Mag-aaral na tayo kung kailan nagsisimula pa lang. Yan yung pagkakamali ko before. Kasi ang mindset ko nga is, saka na ako mag-handle ng finances ko, saka ako naaayusin yan, saka na ako magsisave kapag kumikita na ako. Which is backward thinking. Para mo na rin sinabi na, saka na lang ako kakain pag busog na ako. Di ba? Parang tanga lang. So, ganun yan. Habang nagsisimula pa lang. And sa grupo ko mismo, sa Team Genuine, itinuturo ko yon sa mga members ko, yung tamang pag-handle ng finances. Napakasimple lang, napaka-basic lang. Tinuturo ko sa kanila kung paano nila i-handle yung nang tama yung pera nila, paano nila mapapalaki yun kahit nagsisimula pa lang sila. Kung ano yung pera na meron ka, dun ka magsisimula. Kung piso yung meron ka, kahit nga wala kang pera eh. Kahit wala kang pera, dapat nagsisimula ka na ng pag-handle sa finances kasi isa sa mga reason bakit wala kang pera or palagi ka naubusan or nababaon ka sa utang kasi hindi ka nga marunong mag-handle ng finances mo. So, yun yung isa sa reason bakit ko ni-recommend yan. Ikalawang reason ay dahil magkakaroon ng event si Sir Chinggitan and Sir Bo Sanchez for the first time na magkasama silang dalawa this coming January 30, 2021 called the Bounce Back 2021. So, ito ay gaganapin online via private Facebook group ng Facebook Live. So, silang dalawa yung magtuturo doon. So, ituturo ni Sir Chinggitan is more on wealth creation or pag-create ng pera. Yun ang ituturo niya. Samantalang si Brother Bo Sanchez naman, ang ituturo niya ay more on multiplying.
Okay, multiplying your money. Kung ano yung pera na meron ka, paano mo siya mas mapapalaki sa pamamagitan ng like tamang investment, paano mo siya gagawin, and marami pang iba. Okay, about ang pinaka-importante na matututunan nyo doon is tungkol sa tamang mindset pagdating sa pera. So, as of the making of this video, today is December 16, 2020, ay meron pa silang early bird promo. So, mas mura mo pa makukuha yung online ticket para maka-attend ka dun sa online training seminar na yon. Ngayon, meron akong good news sa inyo. Para sa mga Ethical Nation, sa inyong mga nanonood nitong video, kahit hindi ka pa part ng Ethical Nation, so para sa inyong mga nanonood nitong video, ang good news ko sa inyo ay kapag ginamit nyo yung link na ibibigay ko sa inyo, makaka-discount pa kayo ng additional 10% dun sa early bird promo nila. So, hindi ko alam kung hanggang kailan yung early bird promo nila na matatapos, pero napakamura lang naman, around 800 pesos lang yung ticket na yun, and sobrang dami nyo ng matututunan. So, para makuha mo yung discount na yon, ganito lang yung gagawin mo. Alright, so ganito lang yung gagawin mo para makuha mo yung early bird promo and 10% discount. So, type mo lang dito sa browser itong website na ito, carlserrano.com/BB. Okay, so that's carlserrano.com/BB. So, hit mo yung enter and then mapupunta ka dito sa Bounce Back website. So, dito mo makikita yung complete information regarding dun sa event ni Sir Chinkitan and Bo Sanchez. So, Bounce Back 2021. So, ngayon, ang price niya ay nagkakahalaga ng 799 pesos. Sabi ko sa'yo, sobrang mura lang. Pero this is an early bird rate. So, ito yung regular price niya. Hindi ko sure kung kailan ito matatapos. Pero siguro after nitong taon na ito, baka maging regular rate na siya. Hindi ko alam. So, ang gagawin mo lang is, para makuha mo itong discount na ito, hanapin mo lang itong register today. So, i-click mo lang yung register today. And then, mapupunta ka dito sa part na ito. So, click mo naman next is add to cart. Okay. So, yan. And then, click mo itong checkout. Alright. So, dito sa checkout na ito, ilalagay mo yung complete information mo. So, pag nag-click ka na dyan na sa continue to payment, bibigyan ka na ng instruction kung paano yung pagbabayad mo. Pero before yon, meron ka makikita dito sa right side nito kung laptop or desktop ang ginagamit mo. So, siguro kung sa mobile yung ginagamit mo, hanapin mo lang itong may discount code. So, dito sa discount code, i-type mo lang yung Carl Serrano. Okay, then click apply. So, mapapansin mo, manabawasan pa siya ng 79, so almost 80 pesos na discount. So, kailangan mo naman na gawin ay click mo lang yun, lagay mo lang yung, mag-fill up ka lang dito sa information na ito, and then continue to payment. Kung sakaling manual payment like remittance, GCash, Paymaya, or whatever na mga manual payments. Pero kung gusto mo magbayad, bayad via card, credit card, or debit card, click mo itong express PayPal checkout. So, pag clinic mo yan, i-fill up mo lang yung information mo. So, makikita mo naman yung instruction. So, that's it. Ganun lang kasimple para makuha mo yung 10% discount and early bird promo. So, once again, I hope na makita ko kayo dun sa event na yon. Kita-kits tayo dun. And para dito sa video nito, question of the day, ano yung pinakang tumatak sa isipan mo? I-comment mo dyan sa ilalim nitong video na ito. So, kung nagustuhan mo to, like mo to, share mo to sa mga kilala mo na alam mo matutulungan itong video na ito, especially sa inyong mga teammates, downlines, mga members mo na hindi marunong pagdating sa finances, leverage nyo na itong video na ito, i-share nyo sa kanila. So, once again, this is your friendly neighborhood, Carl Serrano. Live, love, and learn. You are born for greatness. So, see you next time.